back sa aking YouTube channel. I am Teacher CJ and for today's video, tuturuan ko kayo about the rectangular coordinate system. So, the objectives of this video is to define the rectangular coordinate system and the other related terms. Plot the point of on a coordinate plane and lastly, give the coordinates of a given point on a coordinate plane. So, before tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng activity. Plot the given point in the number line. So, tingnan natin kung marunong kayong mag-plot ng point sa number line. Okay, letter A. Saan kaya natin matatagpuan ang point 0? Okay, tama kayo dyan. Ang point 0 po ay matatagpuan sa gitna ng number 9. Tama kayo dyan. So, number, letter B. So, saan natin kaya matatagpuan ang point 3 sa ating number line? Okay, tama. Correct. Matatagpuan po ang point 3 sa tatlong hakbang galing sa gitna pakanan. Tatlong hakbang, 1, 2, 3, pakanan. So, dito po natin matatagpuan ang point 3 dahil siya ay positive. Okay? Next naman dito, letter C, negative 1. Saan kaya natin matatagpuan ang point ni negative 1? Okay, tama kayo dyan. Matatagpuan natin ang point ni negative 1 sa galing sa gitna, aabante tayo pakaliwa. Okay? Nang isa. Dahil ito ay negative 1. Okay? Dahil siya ay negative, pakaliwa ang ating hakbang. Okay? Next tayo. Letter D. Paano naman ito? Letter D. Okay? Saan matatagpuan? Si point 0. Okay, tama kayo dyan. Dahil sa gitna matatagpuan si point 0 ng vertical line na ito, which is number line pa rin. Okay? Letter E, negative 2. Saan matatagpuan ang point ni negative 2? Correct. Matatagpuan po ang point ni negative 2 sa ilalim ni 0. Magbibilang lang tayo ng dalawa pababa. Galing kay 0, 1, 2. So, dito po matatagpuan ang point ni negative 2. How about F? Positive 1. Saan matatagpuan ang point ni positive 1? Exactly. Tama po kayo dyan. Matatagpuan po ang point ni positive 1 sa ibabaw naman ni 0. Magbibilang tayo ng isa paakyat. No? Galing kay 0, magbibilang tayo ng isa paakyat. Okay, 1. So, dito po matatagpuan ang point ni positive 1. Ang huhusay po ninyo. So, let's proceed na po sa ating topic. A rectangular coordinate system, or also known as Cartesian plane, is named after the French mathematician René Descartes, who is known as the father of modern mathematics. It is composed of two perpendicular number lines. Perpendicular, ibig sabihin, nag-intersect yung dalawang line na nakabuo ng 90 degrees. Okay? Typically called the x-axis and the y-axis, respectively, that meet at a point of origin. So, itong gitna po ay tinatawag nating origin and divide the plane into four regions called quadrants. Okay, 1, 2, 3, 4. Which are numbered in sequence as a quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Moving counterclockwise. Okay, counterclockwise po. Direction starting from the upper right. Okay. The horizontal number line is called the x-axis. So, ito pong horizontal number line na ito,
na makikita natin dito, tinatawag po natin niyang x-axis. While the vertical number line, ito po, ay tinatawag nating y-axis. The point of intersection of the horizontal and the vertical number lines is called the origin, wherein the coordinate of our origin is 0, 0. Each point in the plane can be located using an ordered pair of numbers. Like this. For example, A is X and Y. Where X is the horizontal distance. Horizontal distance, makikita po natin si X sa horizontal. And Y to the vertical distance of the point from the origin. The numbers in the ordered pair are called coordinates. Tinatawag po natin na coordinate yung numbers na nasa loob ng ating ordered pair. The x value of the coordinates x, y of a point is also known as the abscissa. Tinatawag din natin si x as abscissa, while si y, tinatawag natin siyang ordinate. Okay, the signs of the first and second coordinates of a point vary in the four quadrants as indicated below. Malalaman natin kung saan nakapwesto ang mga point sa pamamagitan lamang ng kanilang mga signs. Okay, tingnan natin dito. So, kapag parehas po positive si abscissa tsaka si ordinate, ibig sabihin ang point po ay nasa quadrant 1. Okay? Kapag naman po negative si abscissa at positive naman si ordinate, ang point po ay nasa quadrant 2. Kapag naman si abscissa ay negative and si ordinate ay negative, ang ating point ay nasa loob ng quadrant 3. Kapag naman si abscissa ay positive and kapag negative si ordinate, ang ating point po ay nasa loob ng quadrant 4. So, positive-positive, quadrant 1. Negative-positive, quadrant 2. Negative-negative, quadrant 3. Positive-negative, quadrant 4. So, madali po yan tandaan. Okay, so let's have an example kung paano tayo magpa-plot ng mga points using our coordinates. Okay, letter A. Ang ating abscissa ay 1 at ang ating ordinate ay 2. So, si 1 matatagpuan po siya sa horizontal line. Positive 1. Hanapin lang natin dito si positive 1. So, ito po si ating positive 1. While ang ating ordinate ay matatagpuan sa ating vertical line. Okay? So, meron na tayong 1, nahanap na natin si 1. Ngayon, aakyat tayo pataas. Bibilang tayo ng dalawang beses pataas because number 2. Okay? So, 1 dito, 1, 2. So, this is the intersection of letter of point A. Diyan matatagpuan si point A. How about point B? No? Hanapin natin si positive 4 sa horizontal line. This. And si positive 3 sa vertical line. So, this is its point. Dito po matatagpuan si point B. How about point C? Negative 6. Negative 6, matatagpuan, horizontal, ito po siya, negative 6. And then, positive 4. Okay, ayun, si positive 4. Doon po, matatagpuan si point C. How about point D? Let's find first, negative 2. Lagi niyong uunahin, tignan ang horizontal line bago si vertical line. Negative 2, and kapag 0 naman, si ordinate, dyan lang siya. Hindi siya gagalaw. Okay? Next, negative 5 and negative 3. Tingin tayo ulit kay horizontal line. Negative 5.
Since ang ordinate natin ay negative 3, matatagpuan siya, negative, negative, matatagpuan sa quadrant, 3. No, bababa tayo dito. So, dito matatagpuan ang point E. How about point F? Since 0 si abscisa, dito lang tayo. And ang ating ordinate ay negative 2, 1, 2. Okay, so dito matatagpuan si point F. How about point G? Positive 6 and negative 1. Positive, negative, matatagpuan sa quadrant 4. Okay. Positive 6. Horizontal line muna tayo bago tayo tumingin sa vertical line. Positive 6, negative 1. Negative 1. So, dito po matatagpuan si point G. So, last is the point H. So, ang ating abscisa ay 5. So, hanapin natin siya sa horizontal line. So, this is 5. And then, 0 ang ating vertical line or si ordinate. So, dito na natin ilalagay yung ating point. Dito matatagpuan si point H. Okay? Next is, determine the quadrant where the following points are located. So, yung binanggit ko kanina, no? Sa pamamagitan lang ng signs, makikita natin kung saan nakapwesto yung point doon sa quadrant. Oh, let's have the point M. We have negative 4 and positive 5. We have negative, positive. So, matatagpuan po itong point na to sa quadrant 2. Okay? Next naman, point N. Negative 3 and negative 5. Parehas negative. So, ibig sabihin, matatagpuan po ito sa quadrant 3. Okay? Point R, number 3. Negative 2 and negative 5. Okay, same negative again. We have quadrant 3. No? Point S, 5 and 3. Both positive. Saan matatagpuan? Matatagpuan po yan sa quadrant 1. Okay, point T naman tayo. Positive 7 and negative 2. Positive and negative. Saan matatagpuan? Sa quadrant 4. Point P, positive 3 and positive 5. Same positive. So, ibig sabihin, sa quadrant 1 po siya matatagpuan. Kapag naman sa point K, negative 4 and negative 1. Same negative. Ibig sabihin, sa quadrant 3 po siya matatagpuan. Sa point J, meron tayong positive 5 and negative 1. Positive, tapos negative. Matatagpuan po siya sa quadrant 4. So, tandaan po natin, kapag positive, positive, ang point matatagpuan sa quadrant 1. Kapag negative, positive, ang point matatagpuan sa quadrant 2. Kapag negative, negative, ang point po matatagpuan sa quadrant 3. Kapag positive, negative, ang point po ay matatagpuan sa quadrant 4. Okay, that's all for my video. Thank you for watching. I hope you're learning.